Ito naman, pag-usapan natin. Sino sa tingin ninyo yung isa sa mga traidor, balimbing na politiko? Sino? Hulaan nyo. Tingnan ko nga kung matalino kayo mga banateros. Tingnan ko nga. Sige nga. Sino yung isa sa pinaka paganong-ganon aside from Isko? Ayan, si Pacman. Okay. Panoorin nyo ito, ha? Panoorin nyo. May booking na naman. Si BBM. Ito. Bago bumiyahe pa Amerika, nagpulong daw si Senator Manny Pacquiao at Vice President Lenny Robredo. Kinumpirma yan mismo ng kampo ng senador. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito, nakipagpulong daw si Pacquiao bago pa siya umalis kay Lenny Robredo. Sa gitna ng alitan sa loob ng administration party na PDP Laban, nakipag-meeting ang leader ng isang paksyon nito na si Senator... Diba, sabi ko sa inyo, nagagalit kayo kay Pacquiao, ganun din naman yung iba dyan. Manny Pacquiao sa isa naman leader ng oposisyon, si Vice President Lenny Robredo. Isipin mo ito, ha? Kung nasa tamang kaisipan ka, partido mo si Pangulong Duterte, makikipag-meeting ka doon sa number one ng oposisyon. Diba? Napaka. Pinumpirma ito ng spokesman ni Pacquiao na si dating Congressman Monico Pentevella. I can confirm that these two, a lady and a gentleman... Ayan, nilaglag siya ng dating tagapagsalita. Ay, hindi! Tagapagsalita pala ni Pacquiao. Tagapagsalita ni Pacquiao. I can confirm that these two, a lady and a gentleman, have spoken two times. Yes, I was present. But the substance of the meeting... I would rather give the honor to both of them. Nangyari daw ang mga pulong bago pa umalis pa Amerika si Pacquiao. Grabe ang balimbing, ano? Mantakin mo? Sinubukan namin hinga ng pahayag si Robredo pero wala pa itong tugon. Dati nang sinabi ni Robredo na kinakausap niya ang iba't ibang interesadong tumakbo sa 2022 sa pagnanais na mapagkaisa sila para tapatan ang kandidato ng administrasyon. Sabi naman ni Liberal Party President at Senator Kiko Pangilinan, suportado ng partido ang ginagawa ni Robredo. Pero ang desisyon daw ng partido kaugnay ng isinasagawa ang exploratory talks ay isa sa pinal sa kanilang pulong sa Setyembre. Sabi naman ng kampo ni Pacquiao, nakikipag-usap man ito kay Robredo, buo na ang isip ng senador na tumakbong presidente sa susunod na eleksyon. Si Senador Pacquiao, noon pa, ilang beses ko na sinabi, lalaban lang gusto. Lalaban? Set na set na yung ating mahal na senador. Maski sino ba ng kalaban. Pero hirit ng kabilang paksyon sa PDP Laban na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi, kung tatakbong Pangulo si Pacman, malamang hindi ito sa ilalim ng PDP Laban. But for sure, the PDP Laban for President, I think he will not be the standard bearer of PDP Laban. Medyo malabo sa PDP Laban yan. Because kung gusto ka lang naman natin, ano kaya ang trip nito ni Pacquiao? Ba't siya nakikipag-usap pa doon, no? Di ba? Kukunin mong Vice President? Kasi hindi naman na, tinanong dito, hindi naman na... Hindi na siya open na tumakbong Vice President. Ang talagang tatakbuhan niya, Presidente. So, kinukuha mo si Robredong Vice President? Bakit ganun? What this administration and what PDP Laban is promoting. Nauna dito, inendorso ng PDP Laban National Executive Committee ang tambalang Senator Bongo sa pagkapangulo at President Duterte sa pagkabise. Pero may suspecha si Ron Monsayak, Executive Director ng kabilang Pacquiao faction. Kaya sinasabi namin smokescreen ay kung matuloy man talaga, kunyari si Senator Bongo, then baka lang din po mag-back out to give way to Mayor Sara Duterte should she decide. Bakit ayaw nyo? Duterte yon. So ibig sabihin hindi pala talaga kayo kay Duterte? Kasi imposible naman ho na magtabanggaan silang dalawa. Hiningan pa namin ng reaksyon si Mayor Sara. Sagot naman ni Senator Go. Huwag niyo po akong problemahin dahil hindi naman po ako interesadong tumakbo bilang Pangulo. Kung ano na lang po yung tira, yun na lang po yung akin. Ayon sa Cusi faction, isasama nila si Pacquiao sa kanilang senatorial slate, bagay na hindi nagustuhan ng kampo ni Pacquiao. Matatandang inalis si Pacquiao bilang party president ng Cusi faction. Ininsulto pa nila lately. Ang nalaman ko, nagawin lang nila senador. Hello? Gawin nila senador sa PDP. Alam naman nila tatakbo si Senator Pacquiao ng presidente. Kaya nga tinanggal nila sa pagka-presidente ng PDP Laban. Alam mo ba sa ngayon, totoo? Tama yung sinasabi namin noon na kumbaga, kinakahon nila yung si Manny Pacquiao na siya lang yung pwede maging PDP candidate.
Sa Setyembre, magsasagawa ang PDP laban ng national... Kasi alam nyo, meron nyo yung parang nomination. Ibig sabihin, pag-uusapan pa ng buong partido. Ang nangyari, itong nasagap kong balita. Ang nangyari, parang... Diba, hindi binoto si Pacquiao na presidente, parang nilagay lang siya acting president ng PDP. Ang nangyari, parang sila-sila lang ang nagdesisyon na maging acting president, tapos sila-sila lang din ang nagsabing gusto nilang maging standard bearer na president for president sa 2022, si Pacquiao lumalabas. Gets nyo? Parang yung iba... Andali, ba't di natin pinag-uusapan ito? Bakit di natin ayusin? Sino ba talaga ang gusto ng buong partido? Diba? Yun ang nangyari. Lumalabas na ngayon na kaya pala nila parang kinekwelyoan yung buong partido kasi ayaw nilang ibang tatakbo. Gusto nila si Pacquiao lang. Sa totoo lang, dapat mag-usap. Mag-usap-usap sila kung sino yung gusto ng buong partido. Banat ba si Pacquiao nag-meeting ng sarili walang PDP? Correct. Baka nga, ewan nga natin ko anong trip . Parang pareho, alam mo, parang pareho sila ni Iskoy, no? Lumaki yung ulo. Ewan ko ba, ano bang nasa isip nila na parang kaya, hindi, sikat ako, mananalo ko. sorry, pero... Ang layo ng sagot ni Bongo, ang layo ng sagot ni Sara Duterte. Kitang-kita mo yung karakter ng isang tao, di ba? Ano sagot ng iba? Hindi. Kaya ko ito, manan. Feeling magaling di ba? Ewan ko ba bakit ganun . Ibang-iba . Convention para piliin ang kanila mga opisyal na kandidato. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. Ayan. Kasi ito rin, actually, hindi lang naman siya ang nakipag-usap dyan. Ha? Hindi lang naman si Pacquiao, kahit si Lacson. Alam kasi nilang mahina sila .